there going to be a coalition between PDDS or PDP with Lakas CMD? No. No? No, I cannot. Because nandyan si Marcos. Hindi ako believe din. He's really a weak leader. Kaya ako sabi, totoo yan, hindi ako naninira na tao. Talagang weak. Kasi spoiled child, only son. Of course, he can talk. He delivers English articulate. Pero ang aral kasi kung saan-saan sa labas. Pero kasabihin mo na may crisis, gano'n. He's a weak leader. At saka may bagahe siya. Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay October 10, 2023. Ang aga mamulitikan ito pong mga pro-China at propagandista. At sinusulong siyempre nila itong si Vice President Sara Duterte. Saan? Sa pagka-presidente sa 2028. Pero okay lang sana kung 2028 ang pinag-uusapan. Itong mga to, atat na atat na maging Pangulo si Sara Duterte. Sinisiraan ng wagas na wagas si Pangulong Bongbong Marcos hoping na mawala ang tiwala ng mga Pilipino sa huli dito kay PBBM nga, ano? Pero hindi sila magtatagumpay sapagkat ang kanilang mga nilalayon ay masasama at alam naman po natin na ang mga masasama hindi po nagwawagi. Ang tanging dahilan para magwagi ang mga masasama ay kapag ka ang mga mabubuting tao ay walang ginawa. O kaya hindi po natin yan pahihintulutan. Umpisahan po natin ang talakayan kung ang China po ba ay nagpapahintulot sa paggamit ng mga naroroon sa Facebook. Sa ating pagkakaalam, kapag ka ikaw po ay nasa China, ipinagbabawal po ang Facebook. Hindi po natin alam kung ano ang kaparusahan dyan, pero bawal ang Facebook sa China. Maaari kang maka-access ng Facebook kung ikaw ay gumagamit ng VPN. Pero ano nga ba ang dahilan bakit po ipinagbabawal ang Facebook sa China? At sino ang personalidad na hayagang gumagamit ng Facebook sa Beijing, China na mukhang hindi naman po siya napagbabawalan? Remember, ang tao pong nakikita ninyo katabi nitong si Sara Duterte sa photograph ay si Sas Rogando Sasot. Siya po ay nasa Beijing, China ngayon, isang scholar at pinag-aaral po ng gobyerno ng China. Ngunit siya mismo ang lumalabag sa regulasyon ng China. Ipinagbabawal ang paggamit ng Facebook, pero every now and then, itong mouthpiece ng China ay nakagagamit ng Facebook. Yan ay kaipokritohan. Bakit? Kasi para lamang palaganapin niya ang propaganda ng China, siya mismo lumalabag sa regulasyon na ipinapatupad po ng China. Basahin po natin ang kadahilanan bakit po ang China ay ipinagbabawal ang Facebook sa kanila. Ayon po dito sa post, updated pa nga ito, December 31, 2021, why Facebook is banned in China and how to access it. Facebook has more than 2.96 billion monthly active users worldwide, but virtually no footprint in China. That's because the service, the parent company of which is now known as Meta, is banned in that country along with many other global social media providers. Ang linaw-linaw po ng binabasa natin dito. Nakaban po ang Facebook sa China, pero yung mismong scholar nila na si Sas Rogando Sasot, every now and then gumagamit ng Facebook sa Beijing, China. Nakakatawa, di ba? The Chinese government controls internet content and restricts, deletes or bans content it deems is not in the interest of the state. O, di ibig sabihin lamang, kaya hindi po nila sinusupil ito pong Facebook ni Sas Rogando Sasot kahit ito po ay nasa Beijing, China, dahil
hindi po ito tumutulig sa China. Kasi ang pangangatwiran dito ay na kinokontrol ng Chinese government ang mga bagay-bagay na hindi po nakaayon sa interest ng China. Dahil ang interest nitong si Sasrugando Sasot pabor sa China, kaya okay lang na lapastanganin o labagin nitong si Sasrugando Sasot ang mismong pagbabawal ng China sa paggamit ng Facebook. Okay, puntahan natin ngayon itong si Sasrugando Sasot. Siya po ay scholar ng Beijing, China, pinag-aaral ng gobyerno ng China. Kaya ano pa ang iisipin natin dito? Hindi po ito American colony traitor. Ito po ay traidor sa Pilipinas. Bakit? Sabi nga po ni Mike Abe, kapag ka ikaw ay kumakampi sa China at instead nakampihan mo ang Pilipinas, traidor ka. At pinangalanan niya kung sino ang traidor sa Pilipinas, ayon sa kanyang live streaming kanina, taksil si Attorney Harry Roque sa Pilipinas dahil ito ay hayagang kumakampi sa China. Ang pamumulitika ng mga didishit sa ating kasalukuyang panahon ay talagang very obvious. Ang kanilang target ay si Speaker Martin Romualdez. Talagang mga walang utang na loob kasi itong mga didishit. Manang-mana po ito sa kanilang pinopoon at iniidolo. Panoorin po ninyo ang video ni Vice President Sara Duterte nung puno, kinikilala niya at pinapasalamatan niya si Speaker Martin Romualdez. Publicly thank Congressman Martin Romualdez for taking me in Lakas CMD and accepting the challenge to be my campaign, my two campaign managers during the last election. Diba? Kasi kung hindi sa Lakas CMD, hindi naman makakatakbo ito sa pagka-vice presidente. Tapos tumatayo pang isa sa campaign manager ng vice presidente natin, itong si Speaker Martin Romualdez noon. At ano ang ginagawa ng kampo niya? Ewan ko kung alam yan ni Sara Duterte, ang vice presidente natin. Wagas kung siraan nila ngayon itong si Speaker Martin Romualdez. Pinalalabas ng kampo nitong si Vice President Sara Duterte, kung hindi man ang kanyang kampo, ang mga didishit blogger na sumusuporta dito na ang nasa likod daw po ng pag-atake kuno dito kay Sara Duterte ay si Speaker Martin Romualdez. Hayagan nilang sinasabi na funded daw po ito ni Speaker Martin Romualdez. Ang masasabi lamang natin dyan, mga tol, ang ganyang mindset ay gawain ng isang taong gumagawa ng ganyang mali. Alam nyo, ito yung kasabihan, ipaalala ko lamang po sa inyo ang binanggit nitong si Secretary Guybo Chudoro para sa China. The pot calling the kettle black. Ito po yung isang idiomatic expression kung saan ang tao na gumagawa ng mali, ibinibintang ang mali sa iba. Ganito ang mga didishits. No other than Nino Barsaga, inamin na binabayaran ang mga DDS noong panahon na yon nang sila pa ay nangangampanya para kay Duterte. Ang optics ni Duterte ay pinlano, pinakalat ng mga DDS bloggers para pumabor at kunin ang simpatiya ng tao nung mga panahong iyon at siraan, anyway, sira-sira naman talaga ang ginawa ng mga Dilawan. O, ganon ang sistema. Pero inuto ng mga DDS, pasensya na kayo, ang mga loyalista. Pasensya na kayo, mga tol, sa tinuran ko. Kasi yun naman talaga ang katotohanan. Inuto ang mga loyalista ng mga DDS para makuha ang boto ng mga loyalista pabor para kay Duterte. At ganon ang nangyari sa ilang mga loyalista. Baka hindi nga lang ilang mga loyalista. Maraming mga loyalista ang bumoto kay Duterte dahil ito ay pinaniwala ng mga DDS na talagang ang Duterte panig sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa Pamilya Marcos. Ngunit selective itong mga DDSits.
ang pinapanigan lamang ng mga DDCs actually si Senator Amy Marcos. Pero ayaw po nila kay Pangulong Bongbong Marcos. No other than the former President Rodrigo Duterte siniraan sa harapan ng publiko si Pangulong Bongbong Marcos. Hanapin ko lamang ang video para maipakita ko po sa inyo kung paano siniraan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos nung panahon na ito po ay nangangampanya pa para po sa pagkapangulo. Inakala kasi dito nitong si Rodrigo Duterte na tuloy-tuloy na ang kandidatura ng noon ay kanyang presidential assistant at senador na si Bongo. Pero nag-decide itong si Bongo na hindi tumakbo sa pagkapangulo at nagulat doon mismo itong si Duterte. Kaya hindi niya na nabawi pa ang kanyang mga sinabi laban sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko makita ang video pero itatry kong alalahanin sa aking isipan. Ang sinabi ng dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pagsagot sa katanungan ng isang reporter. Tinanong siya ng isang reporter kung papayag ba kayo na makipag-alyansa ang PDP laban sa Lakas CMD. Ang sinabi po ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, weakling president, leader itong si BBM. Nandyan si Bongbong, sabi niya. Weak yan, spoiled brat. Hindi pa pwedeng maging leader. Oh, tapos sabay binild up niya ang kandidatura ng noon, akala niya tatakbo sa pagkapangulo na si Senator Bongo. O kaya wala tayong aasahan sa mga Duterte na ito kung hindi siraan lamang ang ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. I do not know itong si Vice President Sara Duterte kasi ang pahayag po nito sinusuportahan at minamahal niya daw po si Pangulong Bongbong Marcos. Pero hindi niya magawang sawayin, siwat-sawatain ito pong mga supporter niya na nagsusulong para sa kanyang maagang pagiging pangulo at sinisiraan si Pangulong Bongbong Marcos. Imposible naman na siya ay walang koneksyon dito sa nagpapakilalang speech writer niya na si Tio Moreno o Alex Destor ang pangalan sa totoong buhay. Kasi si Alex Destor mismo ang nagsasabi at ito ay pinatunayan ng isa sa nagpasalamat sa kanya sa Facebook na siya po ay nasa Office of the Vice President. Tingnan po natin ang ebidensya. Ayon po dito sa post ni Sir Benji Contreras, pinasalamatan itong si Alex Destor ng isang nagngangalang JL Caparoso, posted November 28, 2022. Sabi po dito, our heartfelt gratitude to Mr. Alex Destor, Vice Presidential Staff Officer under Media and Public Relations Division, speech writer ni BP Sara for the school supplies donated for our IP learners during the National Reading Month culmination. Ang tao po na itong si Tio Moreno ay hayagan po itong sumisira sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ilan po sa mga ebidensya na ipinakita po dito ni Sir Benji Contreras ay ang mga sumusunod. October 4, 2022, nag-post itong si Tio Moreno. Sabi niya po, I just realized that the First Lady is powerful. Kaya pala takot ang mga kabit. Okay? Ano pa ang sinabi nitong si Tio Moreno? I don't care if I'll get banned by posting this, but it's true. He is a weak leader. Tapos may post pa, hashtag Marcos Duwag, hashtag Marcos Magnanakaw, hashtag Marcos Sinungaling. So, kung 3 million ang budget ng logo at alam naman natin na worth 5K lang naman yung logo na yon, knowing na kahit high school student, kayang-kaya ang ganong layout. Saan napunta ang remaining budget? Of course, pinaghati-hatian nila yon. Ganyan din ba galawan sa Bureau of Customs? O di ba? Ang daming issue na dapat may statement from BBM dahil ito ay harap-harapang korupsyon. Pero nasaan siya? Yung mga loyalists dyan, please help me understand bakit walang call out. O kaya, imposible na itong si Tio Moreno ay hindi alam ang ginagawa ng vice presidente o ng vice
presidente hindi alam ang ginagawa nitong si Tio Moreno. Dahil ito po ay kanyang empleyado sa Office of the Vice President at ito ay sumusulat ng kanyang speech. Kaya hindi tayo magtataka kung bakit ang ating vice presidente ay double kara, ano, double faced, ika nga. Kasi bakit? Sinulat ng kanyang speech writer ang mga katagang ito. Tapos ang sapahayag niya noong sa Senate inquiry o Senate hearing sa kanilang budget, we can live without confidential funds. Yan ang pahayag ng vice presidente. Pero makalipas lamang ang ilang linggo, ito na po ang naging pahayag niya. Marahil ang sumulat ng speech na ito ay ang kanyang speechwriter na si Tio Moreno or Alex Destor. Ano ang sinabi ni Vice President Sara Duterte? Kung sino man kumukontra sa confidential funds ay kumukontra sa kapayapaan. Kung sino ang kumukontra sa kapayapaan ay kalaban ng bayan. Yan po ang pahayag ni Sara Duterte. But probably, hindi talaga siya ang nakaisip niyan kung hindi ang kanyang speechwriter na si Alex Destor. Yan ang katotohanan diyan, mga tol. Kaya naman, puntahan natin ang mga paninira na ginagawa nito pong mga bidisits sa ating Speaker Martin Romualdez. Isa rito, itong si Sas Rogando Sasot. Lintik ang paninira nito sa ating Speaker Martin Romualdez. Sabi nila, House Speaker Martin Romualdez, pwedeng pakipaliwanag po sa amin bakit may 2 billion na travel ng expenses ang House of Representatives sa 2023? Bakit po grabe ang inflation ng traveling expenses ng House of Representatives? Itanong mo yan sa DBM kasi DBM ang nag-aproba niyan, Sas Rogando Sasot. Kung kayo nga, ayaw ninyong pagpaliwanagin si Vice President Sara Duterte. Ngayon, magdedemand kayo ng paliwanag sa Speaker of the House. Ano talaga kayo? Napaka-selective ng memory ninyo? O sige, magpaliwanag si Speaker Martin Romualdez. Magpaliwanag din itong si Vice President Sara Duterte. Papayag ba kayo? Siyempre, hindi. Kasi si Speaker Martin Romualdez maipapaliwanag kung bakit 2 billion pesos ang kanyang budget o traveling expenses kung totoo man yan noong 2023. Pero hindi maipapaliwanag ng Office of the Vice President ang 11 days na paggasta nito sa 125 million confidential funds. Ngayon, punta po tayo sa post nitong si Sir Benji Contreras. Kasi si pinalalabas ng mga didisheets na sila po ay nagtatanggol lamang kay Sara Duterte. Nagkakamali sila sapagkat kayo ang nanguna kung bakit inaatake ngayon si Vice President Sara Duterte. In fact, hindi nga dapat pag-atake ang tawag dyan. Kung bakit po namin pinagtatanggol si Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez dahil kayong mga didisheets ang nauna. Ano ang pahayag dito ni Sir Benji Contreras? Sino ba talaga ang manggagamit pabor sa kanilang sinusuportahan? Mga loyalista o mga DDS? Ang sagot ay sa 2028 elections. Aabangan natin yan. Pero basahin po natin ang post na ito. Sabi nitong isang Emran Arajain, sa 2028, we expect a pure DDS votes lang kasi alam namin mga loyalista hindi boboto kay Sara. Tama. Hindi kami boboto, pati ang PBBM supporter. Tapos nyo nang nagamit DDS vote, kaya we know di kayo susuporta. Huwag mong sabihin na ginamit namin ang DDS vote. Kayo ang nanggamit sa mga loyalista at PBBM supporter. Humabol lamang si Sara Duterte. Hindi siya kailangan ni Pangulong Bongbong Marcos in the first place. Si Pangulong Bongbong Marcos as early as October 6, nag-file na ng candidacy sa pagkapangulo. Pero kayong mga didisheets, hindi nyo matanggap, kaya nanawagan kayo ng nanawagan para tumakbo sa pagkapangulo at pinagbigyan naman kayo puno nitong si Vice President Sara Duterte at pinalabas that she met halfway ang kagustuhan ng kanyang mga supporter. Gusto ng mga supporter na siya ay tumakbo sa pagkapangulo at ayaw niya naman daw tumakbo sa pagkapangulo. Kaya meeting halfway, vice presidente na lang daw ang kanyang itatakbo. Kahit hindi tumakbo sa pagka-vice presidente si Sara Duterte, mananalo si Pangulong Bongbong Marcos.
yon ang katotohan. Excuse me. Yon ang katotohanan diyan, mga DDSheets. Kayo talaga ang hilig nyong mag-manipulate ng isipan ng mga nauuto ninyo. Palibhasa, iilan lamang kayo ng mga uuto-uto. Ang mga loyalista at PBBM supporter, matatalino. Hindi nyo kami mauuto. Kaya lang naman, I'm sorry ha, kung binanggit ko kanina na nauuto ang mga loyalista noong 2016, actually, dahil yon sa pagmamahal sa isang Marcos. Sino ba ang talagang sinuportahan ng mga loyalista noong 2016? Hindi naman si Duterte, kung hindi si Senator Aimee Marcos. Ipinanawagan ni Senator Aimee Marcos sa mga loyalista na iboto si Rodrigo Duterte. Pero sa tingin ko, isa yan sa mga naging pagkakamali ng pagboto ng mga loyalista sa Duterte. Bakit? Eh, alam nyo naman, sa mga nakalipas na panahon, mas marami pong pagkakamali kaysa sa mabuting ginawa ang Duterte administration. Ang problema lamang, hindi tayo makapagsalita ng mga panahong iyon dahil karamihan sa mga Pilipino takot. Pero kung ako'y naging vlogger na noon, eh tingin ko magsasalita tayo kung nakikita natin na mali ang ginagawa ng Duterte administration. Eh hindi pa ako vlogger noon eh. Ngayon lang naman ako sumulpot bilang political vlogger sa panahon ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Ngayon, balik tayo sa issue ng paninira ng mga DDSheets kay Speaker Martin Romualdez. Ilan sa mga pinalalabas ng mga katulad nitong DDSheets na si Sas Rogando Sasot ay nagbabayad daw po itong si Speaker Martin Romualdez. Itong mga DDSheets na sumisira ngayon sa ating mahal na Pangulo at Speaker Martin Romualdez, ito talaga ang nagpapagulo sa sitwasyon. Ang claim ng kanilang sinusuportahan na si Vice Presidente Sara Duterte ay mahal nito si Pangulong Bongbong Marcos at hindi daw magmamaliw ang kanyang pagsuporta at pagmamahal kay PBBM. Pero taliwas ang ginagawa ng mga supporter nito ni Sara. Taliwas ang ginagawa ng mga supporter niya. Bakit taliwas? Di natin alam. Ang Duterte, napatunayan na natin na double-faced. Ha? Double-talk. Ika nga. Hanapin natin ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Rodrigo Duterte. Sinabihan si BBM na weak. Tingnan natin kung lalabas dito yung keyword. Hanapin natin, ha? Yan. Hanapin ko lamang, mga tol. Hindi ko kasi na-save yung video. Okay? Hindi ko na makita yung video. Pero katulad nung sinabi po natin kanina, doble kara ang Duterte. Ano? Magaling ito pagkakaharap mo. Pero pagtalikod mo, hindi natin alam kung ano talaga ang nasa isip. I am not saying na ganun si Sara Duterte. Pero si Rodrigo Duterte, ganun. Bakit? Wait, sa totoo lang naman, dating dilaw itong Rodrigo Duterte. Pati itong si Sara Duterte. Sino ba ang nangampan niya? Rodrigo Duterte and Liberal Party. Sino ang pinaniga ng mga ito noong 2010? Nakikita niyo yung napakaraming photograph na ito? Liberal Party ang mga yan. Ha? Pumanig yan sa mga Aquino. Yan. Panahon ng pangangampan niya. Ito. Nangangampan niya si Noynoy Aquino kasama si Mar Rojas. Ito si Sara Duterte. Ito si Rodrigo Duterte. Oh. Yan o. Diba? Makikita nyo, available naman sa internet ito. Tapos ngayon, pinalalabas nitong mga DDSheets na tayo para ang mga pula, mga nagmamahal sa Pangulong Bongbong Marcos, ang mga dilaw. Pinatawag nila tayong
Pulawan. Nakakatawa, di ba? Pero asarin ko sila. Asarin lang natin. Alam nyo, kayong mga D-Digits, Pangulo na si Pangulong Bongbong Marcos. Walang mawawala sa amin kahit anong sabihin ninyo kay PBBM. Kami, every time na magsasalita kami rito, nagre-reflect sa kandidatura possibly nitong si Sara Duterte sa 2028. Nangangarap pa lamang kayo. Kami, tapos na ang pangarap namin na maging Pangulo si PBBM. Ang gagawin na lang namin, suportahan siya. Ngayon, kung pinalalabas ninyo na si Speaker Martin Romualdez naghahangad na maging Pangulo sa 2028, eh sapantahan nyo lang yan. Nagtatrabaho lang yung tao sa kasalukuyan ng maayos. Hindi nyo kasi matanggap na si Speaker Martin Romualdez ngayon lumalakas sa puso ng mga Pilipino. Unti-unting nadidevelop ang pagmamahal ng taong bayan para kay Speaker Martin Romualdez. At tinitingnan nyo ngayon na threat itong si Speaker Martin Romualdez sa pagka-presidente kay Sara Duterte. Kaya ngayon pa lamang, ginigiba nyo na ito. Pero pinalalabas ninyo na kayo ay pabiktima. Na kayo ay pinagtatanggol pa si Sara Duterte. Naglungsad kayo ng ganitong kawalang kwentang sistema, oh. Oh, di ba? Yan, oh. May pa... Tingnan nyo kung gaano talaga sila kadilaw. Sino ba gumagamit ng ribbon? Sino gumagamit ng ribbon? Liberal Party. Ang Duterte, pagkakaalam ko, ganito ang simbolo. Pero, ano ang ginawa ng mga dilawang dating supporter na ito? Mga dating dilaw na supporter. Oh, ginaya nila ang ribbon ng mga dilaw, pati ng mga pink. Kaya makikita po natin talaga rito kung ano ang pinag-uugatan nito pong mga Duterte supporter na ngayon tinatawag po nating DD Sheets. Oh, may pa lunsad-lunsad pa kayo ng Protect Sara. Hindi kailangan protektahan si Sara. Wala namang umaatake sa kanya. Nagtatanong ang taong bayan, Vice President Sara Duterte, ano ang pinagkagastusan mo sa loob ng 11 araw ng iyong opisina, the Office of the Vice President, ng 125 million pesos confidential funds? Yon ang tinatanong ng taong bayan. Hindi siya inaatake. Tinatanong siya. Pero ano ang ginawa ng mga DD Sheets? Inatake si Pangulong Bongbong Marcos. Inatake si Speaker Martin Romualdez. Kaya nakakatawa na lang talaga kayo. Sa ginagawa ninyo, magre-reflect yan ngayon kay Sara Duterte. So again, ha, hindi ko alam kung ito bang ginagawa ng mga DD Sheets ay may blessing ni Sara Duterte. Pero inuulit ko, katulad nung binasa po natin kanina, imposible naman na ang kanyang speechwriter hindi niya alam ang ginagawa nito. Nakakapagtaka yon kapag ka hindi alam ni Sara Duterte na ang kanyang speechwriter na si Tio Moreno ay hindi alam ang kanyang ginagawa. Oh, ganitong uri ang mga DD Sheets, mga mabababang uri ng tao. Oh, basahin ninyo ang sinasabi ng mga DD Sheets sa atin ngayon. Kasi like their idol, ganyan sila. E tayo mga idolo natin ay si Pangulong Bongbong Marcos, pasensyoso, maayos magsalita. Kaya ganun tayo. Hindi tayo katulad ng mga uri ng tao na mga ganyan, mga DD Sheets. Tingnan nyo, sabi nyo, oh, pasensya na kayo, babasahin ko lang, mami best friend, ang sinabi ni Mario Fajardo. Utang ina mo, gago. Matagal ka nang pinaliwanagan na hayop ka, hindi ka makaintindi, putang ina mo. Oh, binasa ko lang, mami best friend, ha? Yan po ang pahayag ng mga DD Sheets. Ganyan kabaho ang pagmumukha at pananalita ng mga DD Sheets na ito. Kasi wala silang kayang i-argumento, eh, kung hindi magmura katulad ng tatay nila. Ano? Katulad ng iniidolo nila. Puro salita, wala naman sa gawa.
Ngayon, kung sinasabi ninyo, hindi mananalo si Speaker Martin Romualdez, wala akong pakialam. Bakit? Si Speaker Martin Romualdez, ang suporta natin dyan sa kasalukuyan. Ha? Kung tumakbo siya sa pagkapangulo, hindi pa natin alam kung susuportahan natin siya. Ang mahalaga, si Speaker Martin Romualdez, sinusuportahan si Pangulong Bongbong Marcos, kaya sinusuportahan natin siya. Not necessarily dahil sila ay magpinsan. Kung hindi sinusuportahan nitong si Speaker Martin, si Pangulong Bongbong Marcos, kaya sinusuportahan natin si Speaker. Ngayon, kung ang isip nitong mga DD sheets 2028 na, sige lang, banatan nyo lang ng banatan itong si Speaker Martin Romualdez at ipagpatuloy nyo lamang ang paninira kay Pangulong Bongbong Marcos. Ipagpatuloy nyo lang yan. Aanihin ninyo lahat ng mga sinasabi ninyo sa 2028. Saka, alam ninyo, ang Pangulo po ng Pilipinas sa kasalukuyan, unifying president. Ibig sabihin, walang kulay politika. Eh ano ngayon, kung ang dilaw pumanig kay Pangulong Bongbong Marcos, katanggap-tanggap iyon para sa mga PBBM supporter. Ewan ko sa mga loyalista. Kaya nga yung pag-present nitong si dating secretary senador na si Mar Rojas sa Rojas City, nung napunta doon si Pangulong Bongbong Marcos, hindi malaking issue sa aming mga PBBM supporter eh. Bagkos natutuwa pa nga kami. Kasi baka finally, ang mga Pilipino ay magkakaisa na. Wala nang kulay politika. Pero hindi yan nanaisin ng mga DD sheets, mga tol. Bakit ayaw nilang magkaisa ang mga Pilipino? Kasi ang tanging paraan lamang para manalo ang mga Duterte ay ang hindi magkaisa ang mga Pilipino. Yun lamang ang tanging paraan. Ito si Sara Duterte para manalo ito sa 2028. Simple lang. Walang pagkakaisa ang mga Pilipino. Kasi kapag ka hindi nagkaisa ang mga Pilipino, yung mga DD sheets buboto kay Sara Duterte. Tapos ang mga Maka Marcos, PBBM supporter, mga Dilaw at iba pa, magkakahati-hati ang boto. Meron silang chance na manalo. Katulad nung nangyari noong 2016. Minority president lang naman itong si Rodrigo Duterte. Ha? At kung hindi nga tumakbo sa pagka-vice presidente itong si Sara Duterte, eh baka ang nanalo pang vice presidente itong si Tito Soto, tingin ko lang. Ano? Kaya kung sasabihin ninyo na ang dahilan ng pagkakapanalo ni Pangulong Bongbong Marcos si vice presidente Sara Duterte, eh delusional kayo. Delusional kayo. Bakit? Feeling ninyo marami kayo mga DD sheets. Hindi nyo nga naipanalo yung mga senador ng DDS eh. O, diba? Dapat nanalo si Secretary Panelo. Eh, dikit na dikit yon kay Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, bakit hindi nanalo si Panelo? Bakit si Attorney Harry Roque, spokesperson ng Duterte administrations, hindi nanalo? Ibig sabihin, kakaunti lang kayo mga DD sheets. Ha? Ngayon, asar na asar kayo. O, diba? Eh kami, relax-relax lang. Ang mga PBBM supporter at Marcos loyalist, relax-relax lang. Kasi bakit? Pangulo eh. Si PBBM eh. At hindi yan mababago. Hanggang 2028, mananatiling Pangulo si Pangulong Bongbong Marcos. Eh kayo, nangangarap pa lamang. Tapos yung pangarap ninyo, baka magiging shattered dreams sa 2028. Bakit? Kasi ginanit ninyo ang mga PBBM supporter at Marcos loyalist. Sa tingin ninyo, boboto pa ang mga Marcos loyalist at PBBM supporter kay Sara Duterte sa 2028? Nagkakamali kayo. O, diba? Nawala na ang boto ng mga PBBM supporter at Marcos loyalist. Eh, ang mga Dilaw, sabi nga nila, mas gugustuhin pa nilang maging Pangulo si Marcos kaysa maging Pangulo ang Marcos kaysa sa Duterte. O, diba? Di ibig sabihin, ayaw rin sa inyo ng mga Dilaw. O kayo-kayo na lang ang magbobulahan. E tingin ko, ang mga iskon niyan, hati. Yung mga bumoto kay dating Mayor Isko Moreno, kay Manny Pacquiao, at saka kay Senator Lacson, hati ang mga yan. Hindi rin yan solid Duterte. Ayaw nga nila sa Duterte, kaya nga hindi sila bumoto
sa pagka vice presidente. Binoto nila si Tito Soto kahit paano. Binoto nila yung vice president nitong si Manny Pacquiao at kung sino-sino pang tumakbo sa pagka vice presidente last time. O ganyan. Ah, yung pinagyayabang ninyong 32 million nitong si Sara Duterte, mahigit kalahati doon mga PBBM supporter at loyalista. O kaya sigurado, kapag ka tumakbo sa pagkapangulo itong si Sara Duterte, hindi na yan makakakuha ng 32 million votes katulad ng nakuha niya sa pagka-vice presidente last na May 9, 2022. E si Pangulong Bongbong Marcos, tapos na ang termino. Sitting pretty na kami, wala nang problema. Hindi namin gagayahin ang mga ungasis na mga DD sheets. Bakit? May pa miss-miss sila sa tatay nila, namimiss nila si tatay, ganyan. O kaya nagkagulo eh. Kasi hindi nyo matanggap na ang Pangulo na sakasalukuyan, si Pangulong Bongbong Marcos. Tapos imimiss nyo ngayon yung tatay din nyo, tapos sisiraan nyo si PBBM para lamang lumabas na pogi at maganda ang ginagawa nitong si Sara Duterte sa harapan ng publiko. Simple, mga oportunista kasi kayo. Mga hayok kayo sa kapangyarihan. Hindi kayo makapag-intay ng 2028, kaya nawala na ngayon ang suporta ng mga loyalista at Marcos supporter kay Sara Duterte. O di ba? Ang saya-saya ngayon ng makakalaban ni Sara Duterte. Eh baka nga itong si Sara Duterte hindi ito manalo kay Rapi Tulfo eh. Kung pagka-presidente na ang pag-uusapan sa 2028 mga tol. Kasi alam naman natin na yung 23 million votes nitong si Rapi Tulfo solid 'yon. Eh ang tanong, yung 32 million votes ba ni Sara Duterte? Solid pa ba? Hindi na, wala nang PBBM supporter, wala nang Marcos loyalist.